Team Secrets turn to ban. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Evil geniuses turn to ban. Seconds remaining. 5 seconds remaining. No. Team Secrets turn to ban. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Evil geniuses turn to ban. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Team Secrets turn to ban. Seconds remaining. Evil geniuses turn to ban. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Secrets turn to pick. 10 seconds. Evil geniuses turn to pick. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Evil geniuses turn to pick.
10 seconds remaining. 5 seconds remaining. 10 seconds, turn to pick. Winter Wyvern. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. 10 secrets turn to bat. Outworld Devourer. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. 10 geniuses turn to ban. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. 10 secrets turn to ban. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Evil geniuses turn to ban. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. And welcome back sa ating Dream League season 13 major natin ngayong taon, very first major of the year, and then second major of the season. Grand finals na mga sir. Medyo matagal-tagal yung journey from minor to major, pero eto na. Secret versus EG. EG vs. Team Secret. Magandang bakbakan, no? Uling nagtapat tong dalawang to sa Grand Finals, ESL 1, Birmingham, nung last year lang.
Pero hindi siya DBC tournament eh. Ganda sana nung kwento nung Vici Gaming tsaka EG, no? Nilaglag sila nung Vici sa lower bracket. Doon sila nagtapat din, di ba? Tapos binawian sila ng EG doon. Pero this time, Secret mga sir. One of the more consistent teams. Oh, sila kasi yung unang nag-waiting sa Grand Finals and EG galing nga lower bracket. Pero at least itong EG, nakapag-secure na sa'yo at least, ano, tag dito, 3,000? Mm. DPC points na tama, 3,000 pag second stage. 10 seconds remaining. Pero tayo natin, malay mo, maabawi itong EG sa pagtatapat nila ng Team Secret ulit sa Grand Finals. Kasi nung last time nagtapat tong dalawang to sa Grand Finals, nag 3-2, pero nanalo yung Team Secret. Mm. Yung makers kasi Secret pero ngayon hindi na nalampasan na nila yung third place. Nung first major, fourth place naman sila. As lumaktaw ng third, naging second. Ayan. So may chance sila mag-champion pero kasi yung kalaban nila D-Biro, ang veteranong captain si Papi. Syempre yung draft lords din yun, di ba? Tingin mo itong series na to. Anong series? Ako tingin ko 3-2 oh, Secret. 3-2 din 'to eh. Magandang bakbakan eh. 3-2 Secret din ako para. Yeah, AJ si Jack AG. Pero ito ha, EG, nakuha nila dito Doom, Winter Wyvern, Templar. Parang did I pick na lang side ng Team Secret. Madalas pala gumagamit ng Templar dito, Sebet. So, hindi pala did I pick. Kaya naman Team Secret, Ayo, OD, and Trend Protector. Ay, baka makakita tayo dito sa Secret ng ano ha. Nung, ang tawag doon, Moonshard ulit. Kasi may Ayo ka. Siyempre, patungan mo ng, ano, ng Moonshard. Sobrang bilis attack speed. Team Secret's turn to pick. Nix Assassin, yun nga lang. Nix Assassin. Pag naglabas ka talaga ng OD tapos hindi pa sure yung opening picks ng kabilang team, maglalabas ng Nix yan. Tama, times 5 yung int multiplier niyan, di ba? Level 4. Hindi kasi wala, hindi na nga pagdagdag ng int eh. Hindi, pero yung makati pa rin yun. Kasi, yung siyempre, kukuha ka pa rin ng mga int items para yung mana mo mas mataas. So, parang ganun pa rin. 10 seconds remaining. Mas makati nga lang dati. Tsaka yung naalala ko, yung first time na Nix Assassin dito sa buong major natin, Secret din. Secret yung nakapag-pull off ng dito, Nix Assassin. And alam ko, nanalo din sila nun. Hindi ko, nakalimutan ko na lang kung sino kalaban nila. Pero, hindi siya sasin sa mga post-4 nang wala na ngayon sa meta. Pero, kadalaan, kumbaga, Secret ang lawak ng hero pool na ito eh. Sa quarter. Di ba kanina nakita nga natin na gano'n siya, post-4 na clockwork. Tapos nanalo pa sila. Maganda kasi sa Nix Assassin talaga as a roamer. Meron kang vendetta. So, kahit na may mga wards, di ba? Hindi enough yung ops lang. Tsaka yung setup kasi ng Spike Carapace tsaka to Impale, di ba lalo na kay OD, makikita mo madalas ginagawa pag nag-Astral Imprisonment, tatabihan mo yon pag sumabog, mag-Spike Carapace. Para pwede mong patay si OD. Mm-hmm. Pero Slark pick para sa'yo ng Team Secret, I think okay na pick to. Kahit na sabihin mo may Doom sa kalaban, madaming masustain dito si Slark. Kahit na ma-Doom siya, meron kang Ayo, meron kang Trend Protector. Diba? So itong Ayo, mong ano na to, position 4. Kanina pinag-usapan namin ni Galbs. Ako kasi tingin ko, sa ngayon, mas magandang i-quattro mo na lang si Doom kaysa i-offlane mo. Kasi parang pag-quattro si Doom, masyado kang nakadepende sa kanya para sa mga teamfight. Kasi kung quattro siya, at least... Less pressure, no? Less pressure, at the same time, meron kang ipapalit na post-tree na, kumbaga... May mas impact mas sa laro. Mas may impact, di ba? Pag-tres kasi si Doom, kumbaga, yung quattro mo or yung cinco mo, hindi ganun kalakas, oo. So, parang dalawang hero na yung nakontra. Doom kasi, pwede kang makakuha ng Mad Golem, pwede kang gumang, di ba? Tsaka yayaman ka rin naman kasi may devour ka. Tsaka narinig ko, sasabi ni Sinti, kahit anong position mo raw sa Doom, okay. Kahit 5, kahit nga 5 Doom, okay. Basta sa laning, makakuha agad ng Ice Armor, sobrang sulit. Di ba naita natin effect ng Ice Armor pagdating sa laning? Plus 6 na armor, tapos 45 seconds na duration. Sobrang unat ni Doom pag ganun yung nakuha niyang, ganun yung nakuha niyang neutral creep eh. Mm-hmm. Tsaka pwede ka pa mag Alpha Wolf, di ba? Kung gusto nyo mag-push, katin ang damage. Team Secret, turn to pick. Last band dito ng Team Secret. And I think, pag sa offlane, kailangan nila yung initiator. I think, okay ata. Sa Secret? Sa Secret is, pwede pa rin Abaddon, di pa naman nababan ah. Tingin ko sa Secret, kumuha sila ng sustain na hero. Abaddon, LC na lang siguro natitirang option dito. Sa Game 1 pa lang to mga sir, kaya share nyo muna yung stream dyan. Ipakalat nyo na kasi mahaba-habang laban to. I think okay rin na tatay the Hunter dito na pick kahit wala sa meta. At least kailangan nila ng pag-teamfight pa na hero bot kay OD. Ako tingin ko sustain nga. Kasi expect mo na Evil Geniuses ganitong draft.
sila lagi mag-i-initiate. Ah. Meron kang TA na dumadive, may Doom ka na, syempre yung Doom. Mm-hmm. And Secret, ayo, okay yung sustain niya, pero tingin ko, okay lang magiging Timber. Ano? Okay lang Timber. Timber, so. And magiging last pick dito ng EG, let's see. Medyo malakas sa laning to, ayo plus Timber so sa lane. Medyo mahirap pa i-bully. Oo nga, nasa pin comments na, anong game na po? Ayan, game 1, anong score na? 0-0 pa lang, best of ano, best of 5. Lupit mo naman doon, Jack. Naka FAQ dyan. parang di ka naman galit, no? May FAQ, oo. Oh, naka all caps po. Basahin mo ako. 5 seconds remaining. Para itong itong EG versus Team Secret, yung match history na itong dalawa, overall, 44 wins na yung Team Secret, yung EG, 34 wins. Ay, lupit mo naman doon. May ganang ka pang siyempre, stats boy, Dan. Sinesearch natin yan kung ilan yung match history ng dalawa. Kasi so, dun mo rin mababase talaga eh. Na mas dominante talaga yung Team Secret. Mm-hmm. Ay, Razor. Razor. Okay. Ganda yan ang laban din kasi sa Slark. Siyempre, hindi mo naman madidisjoint yung pangalan nito, Static Link ng Shadow Dance or ng Dark Pact. Pero, siguro nag-isip na lang dito EG ng hero na pwedeng magpanalo sa lane. Kasi kung tinan mo, ayan, Razor versus Timber so Orcish Tech and ma-dominate yung lane. Eh nako, meron siya ng bagong so, set ni TA. Oo. Oh, ano, ganda ng tsura. Ganda, diba? Pogi na. Mm. So, EG, parang nag-draft sila dito ng early to mid game na draft. Oo. Nakakatakot lang pag na-drag ng Secret sa late game. Sobrang mas mag-i-scale yung draft dito ng Secret. OD, Slark, team kung late game. Kung pero, yung OD tsaka Slark, pag tumatagal yung team fight mas okay sa kanila kasi nakapag-stack ng SG ng mana, di ba? Mm. Tingi ang mahirap pa dito, Secret kasi kung pipiliin man nila kung sakali na sumabay sa team fight ng early, kaya din eh. Oh, I think kaya din. Basta itong si Nisha siguro magkakaroon ng maganda start eh. Pag natambayan ng chakram to si Abed, tanggal agad refraction 'yan. Pati yung yung dark pack. Anong tawag doon? Yung Nature's Grasp pa. Mm. Diba? Ang daming pang tanggal sa refract ni Abed. So, tingnan natin. Mm-hmm. And shoutouts din sa mga kasama natin sa Lupon. Na no, may watch party sa labas. May watch party sa labas. Kaso walang suporta sa sariling channel sa Twitch na nun. Gusto ng foreign casting. Magustong may matutunan. Hindi man lang Kuya Nico. Tumabok-abok. Doon sila sa ayan si Jazz, shoutouts kay Jazz nanonood dito. Ayan, kaway ka dyan. Kaway ka muna, pakita ka na dyan. Iyan, no? Yeah. Hati kasi kami ni Jazz, akin game 1, game 2 kay Jazz yung mga following games. So, ito na nga, EG versus Team Secret, game 1 pa lang. Habang di pa start, share nyo na mga sir. Mm-hmm. Share nyo na, tag nyo na mga tropa nyo para i-share din nila. Okay, ayusin ko pala to. Ayusin ko, 4, 3, okay. Pero kasi ngayon patch okay usually, lang. Usually, 5 yung trade. 5 na talaga kayo eh. Pero yun nga, hindi na siya masyadong factor. Pero, yan na nga, pakilala muna natin ang ating mga players on their heroes. Simulan ko sa side ng EG. RTZ on the Razor, Abed on the Templar Assassin, Fly naman on the Winter Wyvern, Ramses on the Doom, and then Crit sa kanyang next Assassin. Sa side naman ng Secret, we have Poppy sa kanyang position 5 bio, Yabsor on his Trem Protector, Nisha on his OD, Zai sa kanyang Timber, so, and si Matumba man on his life. Mm-hmm. So, laning wise, medyo i-check lang muna ng Secret kung mag-adjust ba itong EG or hindi. And EG, mong standard lane lang para sa kanila. Secret kasi kahit anong maging matchup nila, okay sa kanila. Pero as siguro as EG? EG, siguro sila pwede mag-adjust. Kasi kung sa EG, mas magandang Razor, katapat may Slark. Diba? Mas okay magiging farm mo doon. Timber so kasi pwede kang harasin kahit na ano kay. Kahit na maka-static link kay. Hindi naman na right clickin yan eh. Pero kasi pag tinatlo mo si Razor, kunyari ito, ayo tapos print, tapos kasama yung Slark. Kahit makapag-static link yan, madedelikado pa rin yung Razor eh. Mm. Lalo na on early levels na hindi naman ganun kaganda yung, hindi kataas yung naaagaw ng static link. Kasi ano yung sobrang, yung kumbaga yung maximum na pwede makuha na damage sa static link. Kung dalawang hero naman na mahampas sa'yo sa early game, mabubuli ka parin. Pero kung ganyan, hindi at least si Razor, hindi siya masyado maharas ni Yapsor. Nakita ni Crit na nag-adjust. So, baka magpalit. Pwede naman siguro tatlo yun ng EG rin sa may baba.
Oh, Timber naman to eh. Wala naman masyadong... Uy, naglag. Wala naman masyadong threat sa taas para kay Zai. Nangyari. Naglag. Naglag nga tayo. Pero, oops. Naglag nga. Watch ulit. Ayan. Eh, nag-update na naman ata yung laro. Das biglang nag-update, no? yung maganda dito. Kasi, kumbaga, EG, galing na silang lower bracket. Mainit na sila. May warm-up na. May warm-up na. Sa secret tayo. Naman, na-scout na nila yung... Laruan ng EG. Kanina. So, at least meron ka ng basa. Pero, yun naman din sa EG. Since naglaro na nga sila, may factor din na pagod na yung players. Nag-best of three pa yun, di ba? So, matagal-tagal din yun. Pero yun naman, trend protector na lang dito laban sa Doom. Wala masyadong threat for, what you call this, secret. Kaya ginawa nila, binaba na lang din nila si Winter Wyvern. Pero pabor yan kay Zai, kaya niya bulihin yung Doom. Scorched Earth, hindi naman nakapag-stack ng di ba? Ng reactive armor. Wala rin siya pang-dispel ng Timber Chain. Oh. Ay, Willing Death, sorry. Pero kung ang maganda kasi for Doom naman, kung magiging ganito laning mo, pwede ka mag-max ng Devour. Para farman lang. Pa-farman mo na lang, imbis na kukuha ka ng... Usually kasi Scorched Earth yung minamax eh. Mm-hmm. So, 3v3 na sa may baba. And leading sa CS natin si Razor. Uy, medyo nawawala. Pero ayan, okay na. Ayan. Sino yan? Idol ka isang ka dito. Ako po yun. Ito si Dan. Anong team mo daw? ako, sa series, secret ako. Secret. Kung usapang consistency, secret ako. Wala, Vici kasi nalaglag. Vici sana ako eh. Kaya parang start pa lang ng majors. Ang sabi ko, hindi, Vici ako. Vici ako. Kasi naglaglag. Mas maganda ba Dota ngayon kaysa dati? Parang paano ba? Oy, pero dito sa bottom lane, matumba man. Medyo naipit, pero makakapag-leap out. Nawala ulit sa isip ko, ako na naman yung play-by-play. Kaagaling ko lang analyst. medyo tumahimik ako. Ayun, shoutouts kay Yuri na nag-i-invite na. Dati hindi. Ako mas gusto ko yung Dota ngayon. Mas complex na, no? Ang dami ng different factors na parang nakakapanibago. Kasi kung ang isang laro, mag-stay siya na ganun pa rin siya sa load ng 10 taon. Wala, sobrang mauumay ka. Isang taon nga, mauumay ka na yan, di ba? Paano pa kung 10? Di ba sa Dotan, bago lumabas yung panibagong patch, siguro mga 6 months. Bago lumabas yung panibagong patch, kaya medyo yung taon na uumay. Last year, hindi na ako nagda-Dota masyado. Kasi sobrang tagal na bago lumabas yung patch. And expect nyo na yan mga sir. Uy! Lalong magbabago pa Dota. Marami pang changes na mangyari. Pero may pagdala naman ditong salve dito si Nisha. Yung mga nagtatanong po dyan mga sir, basahin nyo yung pinned comment natin. Andyan na yun. Watching here in UAE and si Stephen Palyan. And Addison William, shoutout sin sa'yo dyan. Pero top lane, si Ramses na kupol na lang dito sa side ng secret. Alam na hindi niya kaya eh. Ay, mag-adjust sila ng lane, okay. Good read dito sa secret kasi medyo nahirapan na dito si Matumba man lumain sa may baba. Pero pwede mag-TP rin dito si etong AD. Adjust pero ganda na ito, dalawang creep wave for Ramses. Uy, mag-level 5 bagat ata siya dyan. Mukhang level 5 na ata siya dyan. Baba naman, Timber Chain out, na disjoint yung static link. Return pa sila, mukhang hindi na. Back na muna. Level 5 na pa daw. Ganda ng ginawa ni Ramses para at least Scorched Earth pa rin yung imamax niya. Nag-cut na lang siya dun. Creep skip. Nakakabulol talaga yun. Creep skip. Pero dito sa mid lane, player matchup. Hindi hero ah. Guys ah, pag ano may tanong-tanong, basa-basa muna pin comment. Nasa pin comment. Lahat ng itatanong dyan, sinagot na ni Jack. Advance mag-isip si Jack. Pin comment natin. Ayan, Dan. Kung player matchup, hindi disregard mo hero. Kanino ka dito? Nisha Abed. Kaya Abed ako. Abed. Kung galing sa laro. Kaya Abed ako dito. Pero kung experience kasi, ako Nisha. Akin Nisha ako? Oo. Kumbaga mas marami ka ng nilaro na high level Dota. Okay. Na mas, yung mga nakalaban mo, mga ganun. Pero hindi mo pwedeng disregard syempre si Abed. Pero kasi parang titin mo, mas sino mas matagal na nag-bimit si Abed ko. Yes. Sa bagay, si Nisha kasi galing post 1. Yun yung mahalaga din kasi sa mid lane. Parang mas, kanina mas gamay. Pero EG, 3 bounty rules, static link, on to matumba man. And RTZ, dami na sip-sip. Na-damage. Pero mid lane, may rotation tayo.
dito kay Crit, kaso kita rin nata siya. Maganda kasi sa static link kahit na ma-astral dis ano ma, ma di, ano siya? Sorry. Mapalubog. Oo. Nakakonect pa rin. Astral imprisonment, sorry. And watching from South Korea, shoutout kay Yuri and kay Glenn Calixtro. Naban mo ba ang TNC sa Dota 2? Hindi. Naglaro sila neto lang ng major. Ba't bababan? Pero kukonek dito yung pounce on to Arteezy and first blood will go to Matumba man. May trade kill nga ba? Nope, nandun yung sustain ni Poppy. Alam nila kasing cooldown yung static link eh. Plus, alam ko may mga marami pang sustain na, na living armor si Ayo. Kaya pwede pa nila i-dive. Tingin mo, pag teamfight, kunyari nakateter si Ayo, mas maganda ba i-living armor mo si Ayo o i-living armor mo yung target? Si Ayo siguro, para yung mas double yung doubling heal. Ma-overcharge no, yung heal. Mas maganda si Ayo na lang i-over, ay ano mo, living armor. Pero yung, may tama, may armor din kasi yan eh. Ah, may armor. So, yung nga yung iniisip ko. Ano ba armor na ito? Kung kukunin mo ba yung bonus armor o yung heal na lang? Ah, plus. Pero siguro ako late game heal na lang, no? Hmm. Ramses dito, level 6 na rin, hinahabol niya si Yapzor. Pero Yapzor, aabot sa puno. Hindi ka makapag-takers dyan, sir. Na-damage ka na. And Ramses will get the solo kill onto Yapzor. Hinahabol niya pa yung courier. Kaso may TP coming from Zai. Makikita nga pa siya dito. Chakram won't connect. Ay, pero umabot nung pabalik. So, well played for Zai. Nice play. Top lane naman. Arteezy, binabanatan si Poppy. Pero sakit. Poppy will survive. Matumba man, medyo marami ng essence shift. Dark pack won't connect. Change target dito kay Fly. Wala siyang pounds, pero kumukuha na ng ano, essence chip stack. Or dadive pa rin natin. Nata. Nature's guys, pero masyado na malayo. Mm-hmm. Yun yung mahirap lang kay, ano, kay Yapzor kanina. Kasi, na parang nawala ay siguro sa isip niya na pag na-damage ka, hindi ka makakonect sa puno. Ha, sa puno. Pero Matumba man ha, kahit na medyo rough yung start niya kanina, ngayon medyo nakabawi na. And pangatlo na siya sa network dito. May power 3 na rin siya. Mm-hmm. So, again, yung so mga far. Tanong niyo dyan, nasa pin comment yung sagot. Dito naman sa mid lane, Crit trying to soak some XP lang. Abang ito si Abed na nag-jungle na. And shoutouts kay Jazz na nanonood dito sa tabi namin. Guys, matuto kayo magbasa ng big comment. Hindi, sabi ko lang. Chill ka lang na. Sabi nga ni Calps, ako, di ko na lang pinapansin yung mga ganyan. Sabi. Na hype na siya, no? Pero pag Bebe Girls nagtanong kay Calps, kahit di tinatanong, sasagutin. Kahit hindi nagpapashoutout. Sa shoutout niya. Ganon kalupit si Otit. Hindi mo na tinatanong pero may sagot pa rin. medyo mabagal yung pacing natin. Uy, actually, kahit yung laning pace. Pero Doom gagamitin dito kay Zion. Naka-static link pa nga. And mukhang walang takas ng inapat si nila. And wala rin. Magko-commit. Pero kunod pa rin ha. Walang tutulong. Nakamax yung ano niya. Buhay pa rin ata eh. Tagal yun. Patay na yan, sir. Grabe ka naman kung nabuhay yun. Pero di ba isipin mo, sobrang unat niya and nag-commit silang apat na heroes. Wala pang pipe yun. So ano yun, laking space nung kay Matumba man tsaka kay, ano, kay Nisha. Ay, ito masarap na trip. Isang case ng Red Horse. Pero, tama, matagal na laban to. Shoutouts kay Noy Pidjo. Nakuha pa ng Iron Talon dito si Slark. So, tingin mo mananerf yung Nature's guys na ito ni Trent? Nature's guys or grasp? Hindi, yung guys. Ay, guys? Ito? Kasi yun nga eh, yung parang nadadayaan ako kasi pag nakakonect ka na sa puno, kahit ma-damage ka, hindi ka na alis. Okay, gets. Tingin ko pwedeng alisin nila yan eh, na parang matutula ka pala yun ng puno. Ewan, tingnan natin. Pero sa tingin, hindi naman nata ganun ka-OP. Itong sabagay. Pero, Trent Protector, isa sa mga high win rate na heroes natin ngayong major. Siguro baka in-nerf nila itong Nature's guys invisibility, balagay nila sa 15. Ewan ko. Daya rin kasi pag nag-level 10 na yung Trent, parang sobrang ano niya, hirap patayin na eh. O, tingin ko sakto lang. Kasi dati naman yung Nature's Guys talaga, may invis talaga eh. Tapos medyo, uy, meron tapa. Top lane, crit. Bounce out agad from Madu. Uy, na-dodge yung Impale. Naku po, Ramis ka na mag-ingat yan ha. Pero walang bounce, so safe naman. Pero natakot siya matumba. Siguro di niya alam ata na nagamit na yung Doom. Or baka malayo si Poppy, kaya medyo natakot muna siya. Pwede ko call naman siguro na walang Doom. EG dati si Zai, di ba? Oo, dati nga ng EG si Zai. Pero si Zai, nakaramdam na may tao doon. Mm-hmm. At least, ganda ginagawa dito ni Zai, ha? Continuous pressure sa bottom lane, hindi mo na siya umaalis.
Ang ayoko lang for EG, yung oops, top lane, makapag-tether out and walang magbe-break ng tether. Boom. Grabe naman si Mato, nag-pounce pa para mas safe din si Papi. Team player. And mukhang libreng ano, tore na to para sa side ng ano, secret sa may baba. Kaya nga, yung sinasabi ko na ayaw ko for EG, yung hero na binigay nila kay Abed, si Razor kasi hindi naman yung pacemaker na ano, nakakalaban. Diba? Hindi siya yung nagsiset ng tempo. Ah, na hero, sorry. Ay, ano pala? Si, nawala sa isip ko, si RTZ nga pala yung Razor. Ah, si RTZ yung Razor. Ang tagal kasi natin dito tumitingin sa mid lane, may TA nga pala. Pero plus, okay naman yung farm ni TA, pero lamang pa rin sa network dito si OD. Pero Papi, this time, mabubuhay nga ba? Nagkamit ng 3 heroes dito. Ang Secret Ramses trying to run away. Scorched Earth. Uy, movement speed masyadong mabilis, pero yung Timber Chain won't connect. Pero ang tanong. Sa, parang sobrang, ano eh, parang, tawag dito, sobrang sayang yung ginagawa nilang pag-commit sa Torre. Kasi nahihil lang din dito yung Triple Detector. Plus, nakuha pa ng Torre dito si Zai. So, in terms of XP distribution, sa farm, sa Torre, lamang na lamang dito agad secret sa first game natin. Among si RTZ, okay yung start niya, pero nung nag-rotate siya sa may top para mag-adjust na lane. Nag-slowdown ng ulti. Nag-slowdown ng, ano, ng bagya yung farm niya. And mukhang bibili na dito is drum sa ata. Pero ang ganda na ito ng pag, ano, umabot ng late game. Ako sa side ng secret. Maka-cancel yung pag-channel, pero hindi pa rin mapipigilan. XP naman nasa kanila na, so goods lang yun. Kumbaga, ang dami kasing makukunat na hero sa side ng ano eh, ng EG. Pabor na pabor kay Slark yan. Ang iniisip ko lang kung paano sila, I mean, pag na-doom na yung isang hero, paano kaya nila mapapatay? Wala sila ditong paano, tagapigil na sustain eh. Unless si Ayo yung i-doom. Op. Pero dito, secret, better away from Poppy and again, matumba man. Ah, okay. Maganda item to, Vessel, para pang pigil na sustain. Pero kita mo naman, oh, sobrang hirap talaga patamain ng impil niya. Ganda nung ginawa din nila, doon nila Papi and Mato. Ginawa na lang ni Mato, lumayo agad para makapag-tether out. And sabi mo kanina si OD, ba mag-regain Pike Moonshark, pero hindi. Maaga na siya dito. Ah, mag-ags pa rin. Maganda rin maaga dito this game kasi ang dami mo mag-save pa ganyan. Dalawang lubog. Yun na doom, pwede may lubog. Ayun, yun sabi mo. Pag na may na doom, lulubog lang. Tapos pag nawala na yung doom, ay nawala na yung lubog, pwede mo lang sustain yung living armor o kaya yung IO. Ang hindi ko sure, pag nilubog mo ba habang naka-doom, kumakain ng damage yun o hindi? Ang alam ko hindi. Safe ka nga doon. Mamaya makikita natin. Kasi hindi ako sigurado. Ako rin, hindi ako sigurado. Kasi unlike, di ba, apotic shield, pag inapotic mo, kumakain siya ng damage. Pero bottom lane, RTZ, wala nang mana dito. And Mato, casual dark pack lang to clear the creep wave. Pero namatay si Ramses sa top lane. And kung titignan mo dito yung agames timing ni OD, sobrang bilis. Sobra, oo. 14 minutes or 15 minutes lang to. Sobrang free farm niya, oh. Pero Winter's Curse, nagamit agad dito kay Papi Crit. Lining up the impale and co-connect nice timing. RTZ with the plasma field, Mato, blina-block dito ni Crit. Pero nice sidestep from Mato, makakapag-pounce out niya dun. Shadow Dance. Ginamit na nga rin, makakatakbo ata itong Slark na to. Wala nang ba-backup kasi safe naman siya dun. I-drops din nata siya, no? Ah, meron daw, may damage daw, sabi ni Alvin De Leon. Ah, may damage, okay. Pero at least kahit na may damage, hindi mo naman siya mapapokus, diba? Oo, yun nga. So okay lang din. Makakapag-buy time ka pa rin. Ah. Kasi yun yung inisip ko, parang andaya nga. Kung tsaka pwede kasi pag may, kunwari si Ayo, na-tether niya yung na-doom, pwede niyang bigyan ng ano yun, ng damage, eh, ng heal eh. Ng heal, kahit napalubog, diba? Hindi tulad kasi nung dati na parang damage reduction, di ba? Pa-shoutout po, Joshua Agustin. Ayan. Shoutout. Medyo nawawala yung mic ko. Hindi, yung ano lang, yung dito niya, pag nagagalaw, akala mo nawawala. Yan yung gamit ko kanini. Pero okay. Dinig na dinig kita. Kumbaga nagsistatic siya sa'yo. So, 14 minutes, 4-3, medyo passive yung laro, pero yun lang. Kaso, ganda ng impale, kumunik agad kay Papi. And then Mato, a-out na lang ulit. Nice, tether out. And ako po, Aghanims na yung OD. Sobrang bilis yung Aghanims. Ganda ng calls nila dito, no, ni Papi and ni Mato, na parang, alam nila, 2v2 lang yung kanina eh, pero ayaw nila mag-ready. Para gagawin na naman sa LD. Ay, kaso ganda ng curse. Winter's Curse coming from behind. Papi, mamamatay agad to. And here comes the impale. Matumba man, this time won't survive. And two heroes will fall for Team Secret. Kanina parang makulit yung dalawa eh, kaya nabigyan na sila dito. And tinaman naman yung ward dito ni Fly. Dalawang ward pa dito sa may baba. Talagang gusto kong i-secure yung ano yun, yung bottom lane. Para makapag-farm na maayos dito si RTZ. Kasi kung titin mo yung gagawin dito ni RTZ, hindi na siya masyado lumalane sa may baba, ay sa may
mid or sa may top. Dito lang talaga siya nag-farm sa may baba. Para makabawi din sa XP yung mga supports. Pero and, as Razor, ayaw mo nang ganun na yung magre-recover ka sa farm, dapat ikaw yung maganda agad yung start eh. Shoutouts din kay kay Kevin Hagonod. Shoutouts. And kay Rendely Estevanez. Ayan, Jericho Bayon. Pero Yul Scepter na dito si Razor. At least may mobility na siya ng item. Tsaka si Abed, inuna niya yung Dagger. Dagger. Oh. Habang kay Arteezy naman, buo na yung Yules niya. Pero Imclaw on Slark. Gandang opening item. Di Vampire Punks pa. Bagay na bagay rin kay... Sila ba na ako, ha? Para sa Kinesia or kay... Matuba man, okay. Oo. Oh. Pero sining... Wala pa. Ano? Nakitrend ba? Nakirazor. Ito kakakuha lang. Ah, naka-trend. Best din ang Mitchell Ramon na dito. Shoutouts din kay James Agustin and kay Boy Jackpot, boss niya. Si R.R. Alcaraz, rap singer yan. Bakit ba, Boy Jackpot? Sa Civil War yun, di ba? Eh, kumuha ako daw eh. Ano, sino yun? Sino ba yung Boy Jackpot? Hindi mo ba alam yun? Hindi ko kilala yun eh. Bakit, mahina ito si Kai. Hindi ko kilala yun. Mamaya nga, mag-google ko nga yun. Boy Jackpot. Pero secret dito. Uy, oy, na Yules! Naka-static link pa nga. Papi, paano ka tatakbo ngayon? 7 seconds pa. Yung static link. Pero nakapag-reco... relocate. Ang tanong... Adi, maganda may pestoan dito matumawan para pwede siya i-tether kaso alam ni Crit eh. Oo. Na mara-rescue. May creep sa baba. Pwedeng tumeter doon si Papi. Pero inabangan. Uy! Naka-out pa nga ata. Magtitipi pa ba? Makakatakas ba mga sir? Pero masyadong makate. Yung damage dito ni Abed. And Abed, medyo malapit na mag-desolator. Pero titignan mo, lagi silang naka-pick off, pero wala silang nakukuha ang objective. Oo, kasi ang lalalim ng huli nila eh. Tsaka puro support lane nakukuha nila, wala pa silang nakukuha ang core dito. I mean, nakuha nila sa Matumbaman kanina. Kaso yung creeps kasi kanina sa may baba, sobrang lalim. Oo. Para sa side na secret, kaya hindi sila makapag-kuha ng objective after kill. Tsaka medyo nagsasuffer yung AG sa ginagawa nilang pag- rotate. Kita mo dalawang racks na nila yung... Ay, dalawang racks tuloy. Dalawang tier 1 towers na yung wala. Kasi kita mo yung over-commitment, di ba? Na nahuli nila si Papi. Apat silang nakaabang. Pero curious ako dito, Inisha. May agans na siya, pero hindi pa siya masyadong gumagalaw. Baka may inaabangan pa silang item on Slark? Baka defusal siguro. Siguro pag nag-defusal, baka mag-smoke to. Or baka first up din ni OD. Pwede rin, siguro. Pabuo na rin naman eh. Habang si Abed, ayan, nakaano na rin, Desolator, and Blink Dagger, Essence Ring, para for the extra sustain, extra survivability. Kati ng right click, sir. Kalahati agad. Gridin ba ni Abed? Play safe. Swerte naman dun sa Trusty Shovel, bounty pa. Hindi nagpaprock yung reactive armor side no? Sa... Alam ko, hindi dapat magpo-proc yan kasi hindi mo maina-attackis yan eh. Hindi yata. Pero top, top lane pounce na tama dito kay Ramses pero ang gandang impale. Ang layo ng relocate. From crit. Ito na nga si Papi. Sayang. Medyo late lang. Pero Abed, turn ata OG ginamit dito ni Yapzor. Naka-meteor hammer. Naka-meteor hammer pero Ramses, BKB na dito. Oops, mamamatay si Yapzor habang si Sai. Medyo malalim. Si na-doom dito si Nisha. Nisha, anong gagawin mo? Ang gandang impale again from crit. And looks like Nisha is a dead OD, mga sir. Abed chasing Zai. This time, Zai, wala din takas. Three heroes will fall. Wala and namang kapalit. And sila dito. Naku po, nagkamali si Papi. Pwedeng. Inantated niya si OD. Di ba kasama niya si OD kanina sa relocate pero inantated niya. Kaya naiwan tuloy si OD dito. Medyo, crucial mistake para kay Papi. And Director Roshan agad dito, EG. Ganda nung pagkakadom din kay Inisha doon. Kumbaga, sila yung nag-aantay ng timing and sabi nila parang eto na yun, naka-4-step ags na ako. Kaso pinalagan sila kasi naka-BKB na rin si Ramses. Na-surprise sila, hindi nila ina-expect na si Ramses mag-BKB agad. And bigay na lang to. Wala rin silang bigay bayad ako or wala silang ipapalag sa ngayon. A bit, makakuha lang. I think after BKB, mag-ano siya. Hindi, mag-Hurricane Pike. Okay. Okay, lang niya makabanat ng safe para kay, kay OD. Bagay, maganda naman na Hurricane Pike, pang tanggal mo ng pounds. Shoutouts kay Jason Malyari, wala na daw nangyaring maganda sa kanya. Medyo mabagal din yung farm ni Mato, ha? Ah. Ayun, kaka-defusal niya pa lang, ha? Oh. Oo, medyo, kung ano, pang-apat lang sa network. Okay naman yung last hit, ha?
145, pero siguro mas priority talaga yung pinapamitan ni Sigaw. Hindi, kasi inisip ko, parang considering na dalawang tier 1 tower na, ganyan pa lang item mo ngayong stage ng ano, 20 seconds. Outpost, tigisa sila. Yung initiation kasi kanina eh, no? Medyo awkward. Hindi, kasi inuna nila si Ramdres kasi hindi nga nila alam na may BKB na pala si Ramdres. Tsaka yung Mitchoramer okay naman, kumunek kay Abed kasi walang follow-up. Mm. Kasi nadumagad nga si, ano, si Nisha. Tsaka yun nga eh, si Mato kasi medyo low HP and mana na rin. Kaya hindi na sila nakatuloy. Nakomit niya pa agad yung Shadow Dance. Tsaka yung titi naman man kasi dito si Slyke, wala pa siya masyadong damage dito. Mm. Kailangan niya pa makapag-build ng maraming essence chip stock bago sumakit yung right leg niya dito. So far, 3 permanent agility for Slark. Tsaka si Slark kasi hindi naman yung typical na carry na may burst physical damage like PA, yung may maklik. Unti-unting kanya eh. Kumbaga yung ano niya, yung damage niya DPS eh, or damage niya overtime eh. Mm-hmm. Bottom game, sinukuha yung outpost. Pero Abed, binabanatan dito ni Slark. Abed, so, pop the essence ring. Abed, out of mana. Here comes Nisha, yung relocate. Ang ganda from Ramses, pero na-doom ulit. Itong si OD, the Aegis will be used. Ramses, sinahabol si Nisha. Oops, Poppy, surviving. And makakapag-relocate pa ata pa sila. Safe pa sila dun. Nice for Secret, na-pop yung Aegis. And walang casualty. Oh, nice heads up play. And buti na lang, di niya inantether. Oh. Ito si Nisha. Grabe yung sustain. Naka essence ring ba? Hindi, yung ano lang. Yun din kaya naubos agad yung mana niya. Nag-essence ring si, ano, si Abed. Nag-ano lang pala siya mega. Pero tingnan mo, mega lang. Tapos yung siguro ito magic 1 charges. Mm-hmm. Grabe na yung sustain na pwede ibigay ni Ayo. Tingin ko magandang humant dito Secret ngayon. Habang alam nila na walang doom. Oh, walang doom. Wala pang Aegis. Wala pang Aegis. Oh. Naboset agad yung Aegis nila doon. Kahit walang relocate, pwede naman. Ang problema lang kasi sa side ng Secret is, kung hanap sila dito ng mobile hero pang setup sa relocate, si Yapshore lang. Kaso hindi pa naman gano'ng ka-reliable yung, hindi naman gano'ng ka-reliable na lockdown yun eh, yung overcoat eh. Mm. Kasi kung tingnan mo, ito si Abed, may blink, tapos four stop, tapos si Razor may yul. So medyo mahirap na makakuha na, ano, ng kill sa core pag magsisetup sila ng relocate. Kasi ang dami ng defensive items side ng EG. Unless mag-hex din to si, ano, si Nisha. Ah, magano siya. Hurricane type. Ang si Zai. Item check tayo. Lotus Orb. Lotus siya. Baka next item niya dito, baka mag-pipe na siya. Ayan, kailangan mag-ingat ni Ramses dyan. Baka mamaya matimingan ni Zai ng maayos yung Lotus Orb. Madoom niya sarili niya. Pero saan yung dito kay Doom? Okay yata after BKB, maganda siya aga names para ma-break niya tong yung passive or reactive armor. Tsaka yung essence shift. Pwede. Ang daming masasulit ng essence shift. Kahit yung ano eh. Yung essence flux. Yung kay OD. OD. Pwede rin, no? Kaya natin. Ayun pa, shoutouts kay Sid Ray Carl. Shoutouts sa'yo dyan. Kaso, di ba kaya sobrang ready kay Doom nun? Pag nagaganim sa agad siya. O, tingin ko hindi. Kasi naka-BKB ka naman eh. Ah, sa bagay, may defensive item ka naman. Kung baga kaya mo maghabol. Kung problema mo na lang sa ganyan is yung mana mo. Kasi wala siya mana regen na item. Oo, yun lang. Wala, hindi siya nagano eh. Yung drum ngayon, hindi tulad dati. So, kung di siya mag-aganim, okay siguro, Lotus Orb muna. Kasi kahit mag-BKB siya, pag na-overground, hindi niya matatanggal yun. So, baka mag-Lotus Orb muna siya, bago aganim. Nisha, anong next item niya dito? BKB? Naka-ata siya? Dragon Lance. Mm-hmm. Ipa-deliver na item. Nasa kanya rin yung Pupil Skip. So, may factor din yan para lumaki HP niya. So, hindi ganun katakot si ano? Si Nisha doon sa Doom kasi alam niyang nandiyan naman si Poppy. Kasi usually, pag ganyan, maglilinking ka kaysa, ano eh, kaysa BKB. Kaya usually talaga, pag may Doom sa kalaban tapos may mga sustain sa kampi mo, hindi mo na kailangan maglinking. As long as hindi na Doom yung pwede sumagip sa'yo, okay lang. Dami naman sustain eh. May living armor, ayo kayo. Eh, may pipe na dito si ano, si Zai. Pero naka-set up dito, EG. Ganyan na vision na dito ah. Zai pumupronta for Secret. And Secret, mukhang di rin nila bibigay itong tower na to. And ganda, ang gagawa dito ni Zai, na nasa na lang, front line. Oops, kaso, sumanan dito. Abed, may hurricane pack dyan na ata, no? Meron na. Ah, meron, kaya medyo mahaba na yung attack rin siya. And next item niya dito, malevolence. Oo. Maganda to, para mapunit niya agad yung Ayo. Or si Trian sa, ano, sa backline. Actually, kahit sino, kaya niya eh. With the Orchid. And boss net, shoutout naman kay Yeye Bautista. Shoutout siya dyan. Tsaka kay Jason Ray. Medyo na ano lang ako ha, parang na-underwhelm lang ako sa performance kayo ng Secret. Kasi katina, may agames na dito yung OD pero parang nag-ano eh, naging passive pa rin laruan ng Secret. Although, dun sa naman sa may baba, sa may outpost, nakapalag sila. Pero dapat siguro, dapat continue suppression nila sa mapa eh. Pero mid lane, Zai,
Safe. Safe naman sa tingin ko kasi alam naman nila na if ever we go to late game, kaya natin. Sa bagay. So, kumbaga, factor din yun. Kumbaga nating to rush naman sa side of secret eh. Kumbaga, ang take nila, kung gusto makipag-farm trade ng EG, okay lang. Laman okay tayo dyan. Pero, nalubog dito. Secret. Spike Carapace. Lubog ulit. Ayun nga, well-timed. And mukhang patay na itong Cynix. May vision pa sila dyan. Naka-close dyan. Libreng essence yung stock dito kay Slark. Kaya pinahabot din talaga nila sa Mato para yung ano, Aji. Ay, maganda rin next item dito ni Mato after ng Aganim sa AC. Pero yung nakuha ni Abed, yan, Mindbreaker. So may Mindbreaker ka na, may Orchid ka pa. Saktong-sakto yan. 2-second silence. Mahabang window yun ha. Kayang boomers ni Abed sa loob ng 2 seconds eh. And si Odie, wala pang BKB. Greater Fairy Fire. Medyo walang kwentang tier 2 item. Ang ganda yung ano, malaking damage niya, pero maraming mas okay. Siguro malaking heal. Mas maganda kay Doom na tier 3. 350 heal ba yan o 450? Ay, 400. 400. Ay, 450. Muntik tumama. So, isa na lang, no? Kasi may Mindbreaker na sila eh. Siguro, alam mo ba, makakuha sa Orb of Destruction. Pero ang ganda nung kinuhang item ni Crit. Spirit Vessel para kay Ayo. Para at least talaga. Hindi ganun kalaki yung sustain na mapuprovide niya. Next item niya pa is 4-stop. Damay yun sa naka-tether kahit mag-overcharge siya. Pero may Lotus Orb naman kasi sa side ng ano ng secret. So pwede mo dispel yung ano yung Vessel. May repair kit. Sakto yan kay Ayo kasi may HP regen to. May 13 HP regen. Kaya hindi niya nalagay sa backpack niya. Buo na yung Orchid dito ni Abed. Habang Nisha. Uy, telescope, sakto-sakto yan sa secret, lalo na dito kay OD para mas malayo yung palubog. Palubog, oo. Nasa attack range, kasi kung tignan mo, naka-ano pa siya, Hurricane Pike. So, sino nung kukuha ng telescope? Kasi okay, si spell kasi yung right click ni ano eh, ni OD. Yung Arcane Orb. Pero naka-smoke dito, EG. Wala nga lang ata sila mahuhuli dito. 3-month smoke lang to ah, hindi kasama si Razor. Pero kukomit sila sa baba, yun. Kukonnect na sila. Ang Shiba's Guard. Okay. Maganda rin ito, Shiba's Guard. Kahit pa paano. Pero may, ano ka, may slow ka. Pero kailangan niya mag-ingat dito na huwag niya muna ipop yung BKB pag may, ano pa, overgrowth. Kaso, problema kasi pag di niya, kinumit agad yung, yung BKB, tas, di niya dinom si OD, baka ma-burst siya ng, ng SS dito ni OD. Pero EG dito, going for the tier 1 tower and outpost. Masyado pa maaga eh para yung sa outpost. 27 minutes, dami pang pwede mangyari niya. Taras like, and finally, may Agamemnon na siya dito. Oo, mahirap na rin to for, ano, for EG. Slowly but surely, yung players dito, or cores ng Team Secret, unti-unti na nag-scale up. So, pumipressure na tong EG, tumutik na ng mga objective. Alam kasi ng EG, mas mabilis nilang kumuha ng, ano, ng objective eh. Tsaka sa ngayon, lamang sila in terms of item eh. Tatabaan ng cores nilo. BKB and Jules on the on Razor, magaano pa siya, Kiras na rin. Ano yung next item dito ni ATG after ng Sog Kiras? Nag-iisip ako na game changer na item sa kanya eh. RTZ? Siguro Hex? Butterfly? Ah, pwede rin Butterfly siguro. Butterfly or pwede nga siya mag-hurt eh. Kasi nakaka-full duration naman siya ng static link. Kung gusto niya lang mag-survive. Okay. Kaso kung hard kasi, kawawa sa Slark. Ang daming essence shift. Bagay. Iisip ko dito na item niya pwede Butterfly or Aghanim siya. Butterfly or Uggs. Pero tingin ko mas Butterfly. And Winter Wyvern, bumili dito ng gem. Mayroon kasi kung dito si Artis hindi siya makakakuha ng maraming damage. Ang laking pressure dito kay, ano, kay Abed para siya mag-dish out ng maraming damage sa teamfight. Alexa Secret, ang dami nilang pwedeng pagkuha ng damage. Etong si Timber, so si OD, tsaka si Slug. Problem dito ngayon ng EG na parang, oo nga, nakikipag-trade farm sila, pero at some point, mahirapan na kayong mag-push kasi si Yapsor, naka-Meteor Hammer, split push lang yan, kakat lang yan ng Creep Wave. Ano pa yung kinuha niya dito? Ang kinuha niya pa yung plus 30, plus damage, plus damage. Bilis mo talaga mag-clear ng ano yan. Ng pero nag-roshan dito ulit yung EG, ah. And si Razor nagpapakita lang sa mga para hindi masyadong obvious. Oops, Meme Hammer. Kote rin, no? Rosh, uncontested. Para di sa alam. Aegis and Cheese. Alam na nila. Kakoban ni Lassit. Uy, nakuha ni Lassit. Oh. At least, may yung, something sila nakuha. May pera. Kaso patay siya. So, yun nga lang, Zai, na ipit dito sa high ground. Nice impale coming from Crit.
Di nakagalaw doon si Sai and he's dead for 70 seconds mga sir. Alam na rin ni Crit na nagamit yung Spirit Vessel. I mean, Lotto sir, pwede-pwede agad nila i-burst down itong si Timber. So. Pero kung titignan mo yung Secret ha, parang masyado, sa, masyado nila nire-respect yung drop dito ng AG. Masyado sila maingat. Hindi kasi yun din siguro na parang alam ng Secret, ito yung kalakasan ng AG. Kumbaga nasa peak ka ngayon eh, ng strength ng draft mo eh. Pero ngayon, mas mapipilitan pa talaga sila passive. Yun nga lang. Yung kasi may ages na eh. Oo, yung pressure. Good po ba naging offlane si Ramzes from post 1 to post 3? Ako, personal opinion ko dyan, hindi. Kasi may mga playstyle na mahirap alisin sa tao. May mga mannerisms. So, yung mga mannerisms ng post 1, hindi mo siya ganun kadali matatanggal pag lumipat ka ng off-position o ng offlane. Kunyari, Doom, farmer na hero to. So, since dati siyang post 1, pwedeng may, alam mo yun. Maging passive lang yung laruan niya, no? Hindi, magiging ano siya, parang magiging greedy siya sa farm na hindi dapat. Kasi, ano kayo, dapat yung post 1 mo yung mas nagpo-farm. Pero since post 3 ka and dati kang post 1, medyo yung instinct mo na dapat nagpo-farm mo. May ganun. Pero kung tignan mo yung performance ni Ramzes, ha? Okay naman, okay as na. An offlane. Oo, nakapag-adjust naman siya sa meta ng offlane. Oo, tsaka, hindi, yun din somehow, pumabor for EGN kasi yung meta ngayon, wala naman na talaga. Kahit sino pwede mong i-offlane eh. Kahit sinong hero, no? Kahit sinong hero, sorry. Hindi man player, pero kahit sinong hero. Up. I-delay, ha? Pero syempre, ako, tingin ko, mas okay pa rin kung ang offlaner mo is naturally offlaner. Offlaner, no? Mm. Kasi pero, may mga ganun na parang alam mo anong gagawin mo pag losing sa lane. Although, natural yun. No? Natural yung alam mo yung gagawin mo sa losing sa lane pag post 1 ka kasi makakahanap ka ng ways to farm. Pero mahirap kasi pag losing lane ka as off lane tapos ikaw yung playmaker, di ba? Oo. Yun yung pressure. Magkaiba kasi ng mechanics eh. May mechanics ang off laner na iba na hindi mo makikita sa position 1. Oo. Para yan. Si Doom. Si Bas Garten, maganda nga talaga dito. Mukhang mag-ags nga siya. Kailangan eh. Pero point booster pa lang yun na. Titignan mo kasi stun, dagdag lockdown, doon sa Inferno Blade plus yung break, di ba? So, parang may katulong dito si Crit sa break mechanic. Moonshard na si Slurk. Uy, Moonshard, kakaiba to ah. Going for base. Pero na static link nga. Si Zai dito, mabibreak niya agad yun dahil nag-change pero target. Minanap. Si Nisha yung nakita na doon pa nga mga sir. And Nisha will fall 70 seconds, no buyback. Although may masusunod pa, Papi, na-force gamitin yung relocate. Naku, patay din na abangan siya dito. Medyo malayo si Papi doon kay Nisha, kaya hindi niya nasagip. And abangan na lang dito si Papi. Makapag-tether pa siya. One more second, wala siyang didigitan. Umaba, nag-high ground. Dito yung EG. And walang buyback dito sa OD, yun lang. Kaya ba nilang i-defend? Kaso walang creeps ha? Sa loob ng 1 minute. Wala silang creeps. Backdoor protection. Di yata nila kakayaan ito. Di kaya, even with the Desolator from Abed. Pero pinipilit Black pa rin natin nila. Oh, Blackthorn. Uy, yaman pinilit pa rin nila. Pero dumay pa nga dito si Zai medyo alanganin. Ramzes naman will pop his BKB. Tatama yung Meteor Hammer on to RTZ. Pero Timber Chain coming from Zai. Change target to Yapsor. Yapsor will fall and Zai will survive. And yung creeps nila paangat na. So kailangan nilang maghintay lang onte bago sila umi-ground. Pero mukhang magbaback muna sila. Dapat di na sila nagpapitas doon. Backdoor protection naman. Pero yun ang Ramzes nag-TV dito. So at least hindi masasagad. Hindi naman mapupushata yung middle lane. Pero hindi, mukhang pupushata sila. Pupush ba? Hindi, magbaback na. Okay. Dati na po position 3 si Ramzes bago naging position 1. Ha? Hindi, alam ko. Post 1 siya sa VP, di ba? Pinakuna niyang team kasi yung Team Spirit eh. Back yung sana pa, ESL 1 Manila. Post 1 na siya nun eh. Oh, kaya ngayon yung naging issue ng binuo yung bagong EG na tatlong farmer. Abed, RTZ, tsaka ano, Ramzes. Pero, kasi yung post 3 nila nun si, ano, si Solo. Ay! Si ano, si Pasha. Si Pasha, si Pasha. Si Pasha ang post 3 nila sa VP. Si Ramzes, No One, Pasha. Solo, Roger. Tsaka Roger. Di pa nga si Roger yun. Si ano pa dati yun? Si Lil eh. Oh, yun na una pa. Si Lil. Nung bago-bago pa lang yung Dota VP na Dota team. Pero Pounce, co-connect dito. Walang Doom. Meron. Pero na-silent siya. Kailangan niya mag-ingat. Na-orchid si Matu. Habang si RTZ. Ay, napag-keso. Ginamit agad yung cheese. Zai, sino target ni RTZ? Wala siyang nalilink. Na ang ganda si ng impact. Nisha naman. Dito nga, na-Doom. Na-Yules pa nga. Pagkatang Yules! Walang natether mga sir! Nakita Nisha mo mamatay 80 seconds on the clock. Pero
Zyde still surviving. Medyo makuha at OG ginamit para mapigilan. Papalag ata dito ang secret. Matu, medyo low on mana. Oops, hindi tama si Abed, bounce. Si Abed, may Aegis to. Kaya pumalag ng secret dito. I mean, ng EG. Pero secret trying to turn it around. Abed with the refraction. Matumba man nakikipagpakpakan. Wala na sa Aegis. Ay, wala na ang Aegis. Patay dito sa Abed. 80 seconds. Pero ang gandang impale ulit coming from crit. Tinamaan si, ano, si Slark. Pero humahabol. NTP out na sila dito. Out dito, EG. And wala silang Yules. Walang Yules dito si Zai. Oh, ang ganda ng ginawa ni EG. Buyback, nung nag-buyback, din na sila nag-overcommit. Pero nakita mo ano, yung play doon ni RTG na alam niyang iteteter, I mean, i-relocate out ni ano? Niels, no? No, oh, Niels no? Niya si ano, OD para hindi mateter. Grabe si RTG doon. Yung small details, nakita niya pa yon para mapatay itong si OD. Pero ang ganda rin ng ginagawa dito ni Ramses. Sobrang consistent niya pagdating sa pag-target sa Doom. Lagi lang niyang tinatarget dito talaga sa Doom is OD. Kasi isipin mo, kung idudom niya dito yung nagbibigay ng sustain para kay OD, para makapalag. Kunyari si Trent or si Ayo. May enable mo kasi si OD na makapag-stack na maraming int. So, maganda talaga. Idudom mo na lang dito si OD. Para wala siyang gagawin sa teamfight. And gumagana naman sa side ng EG. Pero at least, ano pa rin, okay pa rin sa EG kasi kahit namatay dito si Abed, nakapag-force sila ng buyback. Dito kay dalawa actually. Matumbaman. Ay, isa lang pala, sorry. Isa lang buyback. Pero sulit na rin yan. Core naman na first nilang mag-buyback. And si Matumba man, since lagi na dadum dito sa OD, nasa kanya yung pressure para makapag-dish out ng damage. Tingin ko kay OD, mag-ano na lang siya muna. Linkin na bago so. BKB. Kasi pasok pa rin yun eh. Kailangan talaga na ano. Sobrang taba ni Nisha, kaso never pa natin siya nakita sa teamfight. And siguro, balay mo, pag 40 minutes, makalibreng ninja gear to si Ayo. So, malaking tulong yan kay Papi, di ba? Pag napag-ninja gear siya para maganda yung pwestuhan niya sa teamfight. Hindi agad siya makita. Bakit ba na-disband BP mga boss? Di ba naman sila na-disband? Di ano pa sila player. Nandun pa rin si Noah at si Solo. Ang wala na doon si... Pasha. Si Pasha, si Ramses, tsaka si ano, si Roger. Roger, wala na siyang team. So far, sa nakikita natin, Team Berso wala masyadong bilang sa laro na to. I mean, ano kasi siya eh, yung hindi siya yung typical na offlaner na talaga makapag-dish out ng damage. Kumbaga, kasi tinignan rin yung item niya dito, more on ano lang talaga, defensive. Tsaka hindi ka rin nakadominate sa lane mo. Pero ang ganda ng item dito ni Timber, so Lincoln, para at least mabigay niya kay Nisha. Okay, maganda to. Ang tanong lang, matatime mo ba ng maayos yun? Ma-anticipate mo ba na ito na, titimfight na, mapasok na? Malinkin mo ba agad? Next item niya siguro dito. Okay, Shiva's card. Yung retirement ni Jerax, parang sabi nga ni Calbs, minsan kasi OG mahilig man troll. Pero ang hirap din kasi kung decision talaga ng individual na mag-retire, hindi mo siya pwedeng tigilan. Para sa tingin ko, babalik ko yan. Oo. Nantotroll lang siguro OG, no? Oo, parang nag-anap lang siguro si Jerax ng parang apoy ulit para magkaroon ng ano ng dedication manalo ulit ng ano, mga tournament. Pero pwede rin talaga na retire na talaga siya. Bagay, wala na, parang kutigil mo kasi parang wala na siya kailangan patunayan. Eh. Two-time champion? Mato, kanina pa tinatrabaho itong bottom lane. Hindi si Ana kasi, sabi nga nung nakaraang true sight, siya yung tipo ng player na mabilis ma-stress. So, as much as possible for OG, ayaw nilang ma-exhaust si Ana buong season. Tsaka bata pa si Ana eh. Kumbaga, yung emotional ano ni Ana hindi ganun ka-stable. Kumbaga, mababa pa yung ano niya, EQ niya. Oo. Kaso, another uncontested Roche para sa sigurad naman dito. Aganims or Refresher? Tignan natin. Refresher. Refresher shard. Naka po. Sobrang alanganin na nito for ano, for secret. Kahit na sabihin mong di malinkin yung unang doon, pwedeng i-cast ulit. Kailangan lang talaga nila ma-prolong yun, yung team fight. So, problema kasi ang hirap para i-prolong yung team fight kasi laging nadudumay itong si OD plus na-burst down pa nila. Pero Yapsor, naka-blink dagger. Siguro kailangan nila maraming force tap. So, si ano kasi, si Timber plus si Optin. Uy, mid lane si Zai, na-pop yung Lincoln. Pero another break pa naman yan eh. Andun yung trap. Oops, gandang lubog from Nisha. Zai, hindi kumunik! Yung Timber chain, patay dito si, ano, Timber so and no buyback. So, wala siyang buyback. Grabe yun, hindi kumunik yung Timber chain niya. Habang ito si Yapsor, pre-pressure lang yung baba. Kasi hindi man mabilis pumush to. Kahit wala, ay pag na, kahit nasabi mo yung Meteor Hammer eh. Chip damage lang yun eh. Ganda sana kung yung kinakat niyang creep wave nasa mid.
True. Mung ano, mung EG kahit na nakatulak yung mid nila, wala ata silang plano mag-high ground muna. Okay, control muna. Ako muna outpost. Pero sakto ba? Pwede, kasi AG sila eh. Ay, sakto. Sakto yan. Sakto. Nakuha nila yung dalawang XP. Uy, level 25 na rin yung TA. At least meron na siya dito, meld hit bash. Oh, meld hit bash. Habang si Slark naman, wala pa tayong nakikitang team fight na malaki na nag-ano no, yung isa pa lang kanina. Sa tingin ko talaga yung secret, masyado sila naging ano eh, pasimilaro, masyado nilang nire-respect yung ano eh, yung draft dito ng EG. And minsan, kailangan mong maging balasubas eh. Mm. Lalo na ngayon na parang nasa, kumbaga, nasa edge na sila. Dapat siguro, wag mo kaya na ano, parang laruin ng EG yung laruan nila. Kasi pag, kunyari, nag-aggressive dito yung secret, tapos medyo natatakot ng EG na lumabas sa mapa kasi nakapanalo silang team fight. Eh, isang team fight. Maganda yun sa side ng secret kasi nasa kanila yung advantage, diba? Mm, pero secret, nahanap si Yapsir dito? Mm. Oh, maganda ito pag nag-level 25 siya, tapos nakuha niya itong ano, yung, ayan, yung Vendetta, unobstructed parking. Tapos naka-gem pa siya, diba? Sabayan sila dyan sa puno. Pwede niya hanapin dito si Yapsir. Uy! Pala ko. Uy, pero may ninja gear dito si, ano, maganda to, kaya ano, kay Doom. Mm. Kaso wala siyang slot. Para makapwesto siya ng maganda. Oo, wala nga lang tama, siya slot. Tama ba na Timeless Relic may nakita ko? Ah, hindi, hindi. Hindi, Razor, Razor. May nakuha na Timeless Relic. Okay. So, Timeless Relic, maganda kay Doom. Oo, oh, mas mahaba yung Doom duration. Pero syempre, wala. Ay, ayun, nasa, ano, nasa inventory. Nasa so, bibigay nga siguro nila kay ano. Ayun na, pagpapalitin nila. Ba, pwede niya siguro bigay kay Fly yung ano, yung ito, yung Refresher Shard. Oo. Hindi, kikip niya muna itong, ano, yung Refresher Shard. Okay. Nagpapa-level 25 na rin siya. Oh. Kinuha niya yung tome. Last 3. Sakit din yan. Pero at least, yung secret na nabuhay, nag-survive pa naman sila kahit namatay si Zai kasi hindi rin nga nag-commit. Tsaka maganda naman yung EG. High ground defense nila kahit pa paano. So, tingnan natin. And may BKB na rin dito si Nisha. Hmm. Kaso kasi ngayong may meld bash na tong si TA, parang mahirap, di ba? OG mid 1, post 2, tas OG Bimbo. OG Bimbo post-born. grabe naman yung ano, nakuha ang post-born ng ano, no, OG si Bimbo pa. International na, ano? Pero sa tingin ko, si sumay, baka mag, ano, mag-sumail sila. Sumail or Gok. Ay, Gork. Naka-Eric. Na OG? Oo. Sumail or Gork. Eh, yun na naisip ko. Pwede na naisip ko nga si Sumail, baka pumunta ang ano, Enigma eh. Kung aalis nila si Wii, ha? Hindi, sa tingin ko, wala mo nang aalis nila. Wala mo nang changes? Oo. Illusion escape kay Razor. Naka-butterfly na rin. Ayun pero nga, kasi wala sila yung, na lang siya. Wala yung masyadong hero dito na ano, malakas yung damage na makikinabang sa Illusion. Kumbaga, pang-distract lang itong ano, Illusion escape. Abyssal na ba si, ano, si Slark? Hindi pa. Ay, ano lang, basher lang muna. Lapit na. Yun, sabi ni Jazz, pag nanalo ang EG dito, first time after TI5 na manalo ang NA ng Major. Tsaka ano, pag sa NA lang talaga, naisip mong malakas na team talaga EG. Kumbaga ibang teams, like siguro Complexity or yung Fighting Pandas. Ayun, yan, pwede. Pero EG lang talaga nagiging super consistent sa ano na NA team pagdating sa mga tournaments. Pero dito again, EG medyo mabagal. Grabe yung trap oh! Ilan to? Anim. Grabe. Alam niya kasi nandito yung Trend Protector sa baba eh. So naglalagay siya dito ng trap para hindi na makapag-rat to. May talent yun, di ba? Na may damage, mas mataas na damage sa trap. Ah, yan, kinuha niya. Pero dati ang daya kasi niya, plus 250. Kaya pag na-proc mo yung ano, Psionic Trap, lahat ng creep bubus na. Unlike ngayon, yung 200, alam ko, yung range lang mapapatay mo. May matitira pang ka-counting health. Ganda nga. So, yun yung parang adjustment na ginawa dito ni Abit. Pero nakakita nila si Yapsir dito sa may punuan. Secret, kaso may Aghanims na to, ha? Makakatakbo ba? Eto na sila, Ramses. Hinahabol, pero nice Astral Imprisonment. Ang hirap, ano? Gumawa na ito. Sa side na secret. Yapsir, na-force na pa, pero na-right click ni Abit. Namamatay si Pretty. Pati, di si Matong ba? Kaso si Mato. Saan namatay? Saan siya namatay, mga sir? Nadoom pa nga dito si Nisha. And Nisha, OG, ginamit dito. RTC, hinahabol. Etong si OG. OG is dead. Ang lalim na ng EG dito, ha? Eto nga, si Mato. Papalag, masyado malalim ang EG. Overcommitment nga ba to? Kurado agad si Papi. Papi, si Nisha, namatay! Kaso, si Mato!
Pinahabol ni Abid na Saka silence. Po dahi, baka hindi makagamit na skill, Mato. Nakatago pa, mga sir. Buhay pa. Onting regen lang, pero RTC. Doon sa likod, triple kill, mga sir. Three heroes still surviving for Secret. Pero AG, confident sila dito. Kaya nilang mag-asim daw. Eto naman si Mato na. Silence Naku agad. Na silence! Pero na dark pack. Makakapag-bounce out. Naiwan doon si Zai. And Zai, mga matay nga patay din na ito si Zai. Pero hindi siya umabot. Doon sa bounty, masyado malalim ata. Ay, nabuhay pa. Oo, oh, na-halberd niya. So kahit pa paano, Secret still alive. Still in this game. Pero na-turn nga ba sila? Grabe yung ano dito, yung damage na ibigay ni T8. Tingnan mo, 10K. Ani Razor. Si Razor. Pero si uy, Razor? Si Mato, pumasok na naman. Bounce out agad. Makati yung damage output. Ramses, meron siyang Doom dito. Kanina niya gagamitin. Naku, si safety muna. Hawakan niya lang. Dieback nga si Zai. Makakataas ba this time? No sir, you are dead. Pero buyback agad. Kaso si Mato yung na-Doom. And Mato, walang buyback. And GG will be called by Secret. EG takes game 1. Oh. Napaka-one-sided na laro. Parang sobrang convincing na laro nun for EG. Mm-hmm. Kumbaga, para side na Secret, siguro kailangan nila mag... Parang hindi ganito yung drop ng Secret eh. Kasi all throughout this major, parang lagi nagda-drop yung Team Secret ng mga pang teamfight na hero. Pero kasi kung titingnan mo dito sa side ng Secret, yung pang teamfight lang nila is yung Trent at OD. Parang nag-ano sila ng medyo late game na draft? Etong dalawang core, para sa tingin medyo naging lackluster yung performance na itong dalawang to. Hindi, wala talaga. Nahirapan. In, wala. I mean, kay Nisha, siguro... Ang hirap talaga ng game na to kasi lagi siya yung nadudum. Mm-hmm. Pero si Matumba man parang di nag-step up yung laro niya. Okay yung farm niya, pero in terms of the impact actually, sa laro. Kahit si Nisha, yung maganda yung farm. Kaso yun nga, tingin ko talaga, nag-early ano na lang siya, Lincoln. Tsaka ano, sa tingin ko, medyo naging passive yung galawang dito ng Team Secret na, ayun nga, sasabi ko kanina na medyo binigyan na ng malaking respeto itong AJ pagdating sa draft. Mm-hmm. And siguro, etong EG, nagawa tuloy nila yung gusto nilang gawin sa buong game na to. Kasi inayaan lang sila ng Team Secret na gawin yung gusto nilang gawin. Tsaka yung discipline din ni Ramses na wala talaga ipang pagbibitawan ng Doom, kundi si Nisha. Kung wala man si Nisha, dito tayo kay Mato. Tsaka Abid din kasi. Ang bilis ng farm niya. 10-1? Mm-hmm. Grabe si Big Soto. Tapos yun nga, wala eh. Yung Secret, wala silang naidapanalong teamfight. Wala talaga. Laning nila, medyo okay, naman eh. Okay. Pero nung nag-online na si Abed and si RTC, sunod-sunod na, nag-snowball na sila from there. Hindi na nakabawi yung Secret. Mm-hmm. Laking factor kasi ni Nisha na wala, hindi mo siya maramdaman sa teamfight. As in, wala. Pag na-doom na, wala na. Tsaka titin mo, si Pape, parang hindi pa siya komportable ngayon sa IO post-5. Mm-hmm. Parang hindi pa niya siguro masyadong napapractice to. Mm. Kaya nga tingin ko sana, di ba sabi ko kanina nung sa Secret, mas maganda kumuha pa sila ng isang sustain na hero. Pero nagulat ako doon sa teamfight kanina na matay agad just like, di natin nakita. Di natin nakita eh. Wala out of camera yung ano eh. Pero nakapatay doon si Abed. So baka na-combo niya ng silence agad plus nullifier. Na-time niya ng silence na nullifier. Kahit nung nag-buyback eh, wala masyadong damage si Mato. Kasi nga, makukunat na yung heroes ng EG. Tsaka hindi rin siya nakapag-stock na maraming essence, kaya wala talaga siya masyadong damage sa teamfight. Mm-hmm. Plus, ito rin games ni Ramses, sobrang din impactful. So, yun na nga, Evil Geniuses will take game 1, mga sir. And best of 5 to, kaya wag muna kayong haalis kasi marami pa tayong laban dito. So, break muna kami, Wombo Combo, we'll be right back. Para po si